sigla sa tuwing may fiesta dito sa Remedios Tiromualde sa Agusan del Norte. Ang mga midget na ito, taon-taon, kung hindi sila kalahok sa mga boxing event, dumidribol sa mga paliga ng barangay. Sa linggong ito, maraming Pilipino tumutok sa NBA Finals sa pagitan ng San Antonio Spurs at ng Miami Heat. First love kasi talaga natin ang basketball. Hindi bali ng kulang tayo sa high. Katulad ng ibang mga ordinaryong player, mabilis din silang tumakbo para sa fast break plays. At ang kanilang three-point jumpers, pasok din sa ring. Ang mga nasa video, ang grupo ni na Jong at Cesar. Sa araw na ito, dahil grupo ni na Jong ang nanalo sa huli nilang laro, re-resback daw si na Cesar para makuha ang kampyonato. Sa kanyang height na 4 feet 4 inches, si Cesar ang itinuturing na sentro ng kanilang koponan. Bukod sa pagbabasketball, ring announcer din si Cesar sa kanilang boxing events. The Martillo! Kahit daw kasi maliit ang kanyang height, gahigante naman ang laki ng kanyang boses. Live from RTR, Agusan del Norte. Pili ko talaga yung boses ni Michael Buffer. Kaya gusto ko sana nga mano yung boses niya magaya. Dumating ang panahon na kinuha ako ng mayor sa San Miguel. Doon nag-umpisa ang talent ko na maging ring announcer. Kaya marami nang kumukuha sa aking bilang isang The Little Michael Buffer. Ang madalas na ginagaya ni Cesar, si Michael Mike Buffer, ang kilalang ring announcer sa mga laban ng pambansang kamao Manny Pacquiao. Manny! Pacquiao! Ladies and gentlemen, from the MGM Grand Las Vegas, Nevada. Sa sobrang pagka-idol niya raw kay Buffer, nag-upload din daw siya sa kanyang YouTube page ng mga video ng panggagaya niya rito. Maliit na aso. Bukod sa mala Mike Buffer niyang boses, kaya rin daw niyang magboses hayop. At yung boses ng langaw. Paraan daw niya ito para mapatawa ang kanyang mga manunood. Kumikita siya rito ng 1,000 piso. Pero sa totoong buhay, hindi biro ang pinagdaraanan ni Cesar. Mag-isa niyang binubuhay ang kanyang mag-ina. At dahil masusundan na rin ang kanyang panganay, todo kayod ngayon si Cesar para sa nakatakdang panganganak ng kanyang misis. Masaya rin ako sa buhay ko. Nagpasalamat ako sa Panginoon na binigyan ako ng talent na makagaya ko ng boses ni Michael Buffer. Samantala, back to the ball game. Ang ating players, karipas ng pagtakbo sa paghabol ng bola. Isang ito, napagulong-gulong pa. Ang leader at shooting guard naman ang kabilang team na si Jong, Bigay Todo. Nandiyang, nagpapaulan siya ng kanyang mga pamatay na three-pointers. Gamay na raw ni Jong ang basketball. Katunayan, 5 taong gulang pa lang daw siya. Hilig na raw niya ang sport na ito. Pero dahil kapos sa height, hindi rin daw siya nakakaiwas sa panunukso ng ilan. Kasi nga sa height, may problem din yung binubuli ka minsan. Kasi hindi yan marunong
yung ganun. Tsaka yun lang yung nakapag-motivate sa akin na talagang kakayanin ko talaga maglaro yun. Graduate sa kursong BSIT si Jong. Ngunit dahil daw sa kanyang kondisyon, hirap siyang makahanap ng trabaho. Nahihirapan din akong makahanap ng trabaho dahil sa aking sitwasyon. Kasi may mga height limit, yun ang iba yung mga pag nag-a-apply ka. Kaya ito na lang yung sideline ko dito, mga computer na lang ako nag-base ng mga work ko at sideline na rin. Meron din kasi mga online job yung mga ganyan, kahit mga click-click lang. Sa ngayon, tumutulong siya sa mga gawaing bahay at nakikitira rin lang sa kanyang kapatid. Ang pagsali sa mga paligan na nga lang daw, ang tanging paraan niya para kumita ng pera at hindi maging pabigat sa pamilya. Para makatipid sa pamasahe, halos isang oras siyang bumabiyahe sakay ng kanyang skateboard. Kung si Jong, basketball sa fiesta ang pinagkakakitaan, ang ka-team naman ni Jong na si PJ, bukod sa pag-shoot ng bola sa ring, nagbubungkal din ng lupa at nagtitibag ng bato, umaasang makakakuha ng ginto. Bababa kasi ako dito, tapos hawak ako dito. Tapos mag-ano ko sa lalim, kukuha ako ng mina. Tapos yun. Paano po gagawin yung pagkuha ng mina? Pinapupukuhan sa maso. Sa tuwing walang laro, nasa minahan si PJ para magproseso ng ginto. Hindi katulad ng kinikitang 800 hanggang 1,000 pesos kada laro ng basketball, sa pagbubungkal, kumikita siya ng 500 kada araw. Bagamat regular ang kita niya rito, kapos pa rin ang kanyang budget, lalo pat nag-aaral na ngayon ang kanyang 5 taong gulang na anak. Ito pala ang anak ko, si G. Paul. Ito ang eskwela ito sa nursery. Yung edad, 5 years old. Kaya kahit kadalasang malayo ang lugar kung saan sila may laro, pinipilit niya itong lakarin para lang may pang extra. Samantala, balik ulit tayo sa game. Dikdikan na ang laban. Ang dalawang koponan, parehong ayaw patalo. Pagtatapos, ang nagwagi, ang team nila Jong. Marahil marami sa atin na aaliw sa kanila, pero kung kikilalanin lang natin silang mabuti, mas nananaig ang paghanga at pagrespeto sa kanila. Tunay ngang walang malaking nakakapuwing sa buhay man o sa basketball pa. Hetong isang tip, ang masarap kainan, madalas yung dinarayo ng mga driver. Yung bang dyan lang sa tabi-tabi, hindi social tignan. Pero ang luto, masarap. Mabili! Kung kabisado mo lang daw ang kasuluk-sulukan ng Divisoria, hindi lang mga murang bilihin ang maaari mong matagpuan, pati masasarap na pagkain.
Isa sa mga dinarayo, ang tindahan ni Aling Simang na noon hanggang ngayon, binabalik-balikan dahil sa kikiam. Hindi katulad ng ordinaryong kikiam na purong giniling ng baboy, ang kikiam ni Aling Simang meron ding singkamas, puting sibuyas, white pepper, kaunting asukal, asin, Chinese goyong at toyo. 1960s nung unang itinayo ng Chinese na si Aling Simang ang pwesto niya sa Ilaya. Dahil pumatok ang kanyang kikiam, kinaya nitong suportahan ang kanyang pamilya. Pero noong 2007, pansamantala itong nagsara. Pero dahil hinahanap-hanap ito ng mga customer, ang suki at kaibigan noon ni Aling Simang na si Aling Lilia, binuksan itong muli. Welcome to our Kikiam store. Nung nagsara sila, nakiusap sa amin ang staff niya na dahil marami naghahanap eh. So nakita namin yung potential ng business at ipagpatuloy ito. Matapos itong masahin at haluin, ihuhugis ng pabilog at iprinito. Doon mo alaman na luto na siya, pag lumutang na siya. Heto pang isang sikreto sa kanilang to die for na kikiam, ang sausawan. Perfect daw itong partneran ng kiampong rice. Sa halagang 45 hanggang 85 pesos, makakabili na mula 8 hanggang 16 na piraso. Kung per kilo ang bibilhin, 95 hanggang 370 pesos. 69 pesos naman ang isang meal set. Hindi siya lasang karne, hindi siya maalat, matamis tong sauce. Hindi ko makalimutan yung templa nitong kikiam na to eh. Sa mga nakalipas na taon, parang kabuting nagsulputan ang mga kainan sa Maginhawa Street sa Teachers Village sa Quezon City. At ang isa sa mga dinarayo ngayon, ang Tornado Peri Peri Chicken. Isang uri ito ng Portuguese dish, pero ang paraan ng pagluluto, French. Ang manok, matapos i-roast, iihawing muli. Ang kainang ito, itinayo ng negosyanteng si Kelvin at ng kanyang kasintahang si Arian. Nakuha raw ni Kelvin ang konsepto nito matapos siyang mag-aral ng culinary sa Australia. With a small concept restaurant naman, it's a new trend kasi between the larger restaurant and the small restaurants na pwede naman din na maging successful. I wanted like in mga parang indie restaurants kasi I think they offer more. Kanilang peri-peri chicken, sariling recipe raw ni Kelvin. Lalo na ang sikretong sarap ng sauce nito. Si Arya naman daw ang nagdagdag ng mga ideya para mas maging patok sa panlasang Pinoy. Matapos ibabad ang manok sa kanilang special na marinade, roast natin siya ng mga at least 20 to 25 minutes. So i-roast natin siya ngayon para yung juice niya mag-dry roast lang. At igigrill hanggang maluto. Ngayon, tapos na yung mga chicken, pwede mo na iserve. Ang manok may kasamang tatlong sausawan. Original, Tiger's Fury, at Dragon's Breath. The chicken is very good. Tapos yung sauce niya, it's not that spicy. It took me 18 months to produce the sauce itself. Yun talaga yung maging tatak or yung trademark mismo ng restaurant. Araw-araw, nakakaubos daw sila rito ng 120 hanggang 160 na piraso ng manok. Limang one for chicken, please. At pagsapit ng gabi, mas dinadagsa pa raw sila. At dahil nasa showbiz na rin daw ngayon si Arian, may celebrities na rin daw na dumayo rito. Sa Pasig naman, may bagong kainan na talbog daw ang lahat sa inihahain nitong panibagong sarap. Nagmula pa ng Hong Kong. Egg waffles. Paborito raw ni J. Mark ang egg waffles sa Hong Kong. At dahil mahilig silang mag-bake, naisipan niyang gawin itong negosyo dito sa Pilipinas. Ang egg waffle nila, gawa sa waffle batter. Para makuha ang tamang porma,
Ang mga hulmahan, binili pa nila sa Hong Kong. Ang best seller, ang black pepper spam with cheese. Spam na nasa loob ng hugis itlog na waffle na pinaibabawan ng cheese. At ang caramel at banana Nutella. Cheesy, meaty, tsaka may unique siyang malalasa mo na di common sa mga waffles. Dahil maliit lang ang pwesto, maliit din ang kanilang puhunan. Ang 30 pieces na egg waffles, 90 pesos. Isa naman sa pinakaabalang kalye sa Baguio, ang Session Road. Pero hindi ka pa raw maituturing na nakapunta talaga ng Baguio kung hindi ka nakipila sa kainang ito na nakapuesto sa isang burol. Ang kanilang specialty, papaitan at bulalo, na perfect sa malamig na klima ng Baguio. Itinayo ito para sa mga out-of-school youth ng Pag-asa Youth Association sa ilalim ng DSWD. Objective namin, mahubog yung mga out-of-school youth na makapagtrabaho. Ang kakaiba raw sa kanilang bulalo, wala itong buto. Pag may buto kasi, pag minsan natutusok sa mga plastic para sa mga nagte-take out, itong laman lang, pwede na namin siyang islicing tapos isa-serve lang. Tuwing tanghalian, dinudumog ang kainan dahil sa abot kaya nitong presyo. Sulit na sulit sa bulsa at tiyan. 35 pesos lang, meron ka ng kanin at ulam. 45 pesos kung pwede mong dagdagan ng gulay. At 50 pesos kung gusto mo ng dalawang karneng ulam. Masarap po, malinamnam, malambot yung karne, mainam sa bibig. Sakto lang yung alap niya tsaka tripe niya. Napakarami nating pagpipilian. Kailangan mo lang dumayo sa kung saan-saan, kahit pa sa kasulok-sulukan. Hanggang sa susunod nating paghahanap ng masarap sa ating food trip adventure. Para mo na rin daw narinig ang mga anghel sa langit. Ang magkapatid na sina Vanessa at Honey Mae Ruiz, ipinagmamalaki ng North Cotabato. Ikaw ang siyang kaloob sa akin, ang sagot sa akin, panalangin. Sa pamamagitan lang ng kamera at gitara, ipinanganak sa linggong ito ang susunod na magpapahanga sa buong mundo. Ang taas at tining ng kanilang mga boses, talaga namang marami ang napapanganga kahit patila may nakikisabay pang aso sa kanila. Sa Panginoon Jesus Kristo, paglalarawan sa kanila ng iba, mga batang ages. Ang videong ito, umabot na ng libo-libong likes at share sa iba't ibang social networking sites. Sa paghahanap namin sa mga nagmeme-ari ng mga ginintuang tinig, napadpad ang aming team sa Cotabato sa isang lamay. Kasi na nasa viral video na sina Vanessa at Honey Mae Ruiz, o mas kilala sa kanilang lugar bilang Ruiz Sisters, kumakanta rin pala sa mga patay. Na si Vanessa, habang 12 naman si Honey Mae. Mga kumakulang
Ang kanilang boses na hasa raw dahil bahagi rin sila ng choir ng kanilang simbahan. Isinasama sila ni Pastor Ronnie sa mga kasal, fellowship services, birthday parties, at kahit nga sa mga lamay para kumanta. So palakpakan po natin ang Iris and Sisters. Kay sagot sa aking panalangin na kay tagal ko nang hinihiling. Naimbitahan na rin daw sila sa local radio stations sa Kidapawan City. Pangalawa lang ang samay kapag gusto ko pong ma-discover ang kanilang talento at sa pamagitan po ng kanilang talento sa pag-awit, siyempre, ay makilala sila. Walang trabaho ang kanilang mga magulang, kaya ang kinikita nila sa pagkanta-kanta ang ipinantutustos nila sa pangangailangan ng kanilang buong pamilya. Para sa pagkain po, at saka yung mga gamit namin, sa paaralan po, yung kapag may penalties po at saka mga project, binabayad po namin roon. Ang hikahos nilang pamumuhay, nag-ugat daw sa isang trahedya. Isang gabi, taong 2008, habang nag-aaral si Vanessa. Sa taranta ng kanilang ama, hindi na nito namalayan na napapagpagan na pala nito nang nagliliyab na kurtina ang nooy 8 taong gulang pa lang na si Vanessa. Kala ko po na hindi na po ako mabubuhay. Dahil dito si Vanessa, nagtamo ng 3rd-degree burns sa kanyang likuran at braso. Ang balat sa kanyang hita ang ginamit ng mga doktor pantapal sa kanyang mga nasunog na balat. 3 buwang na natili sa ospital si Vanessa. Dahil wala namang ipon ang kanilang mga magulang, napilitan silang ibenta ang kanilang maliit na lupa na siyang tanging pinagkukuhanan nila ng kabuhayan. Mula noon, ang pagkanta na nila Vanessa at Honey Mae ang ipinantatawid nila sa pang-araw-araw nilang buhay. Ang kanilang ina, naaawa man daw sa kanilang kalagayan, wala namang magawa. Hirap daw kasi silang mag-asawa na makahanap ng trabaho. Ngayon, kadalasan kasi maraming nag-ano sa kanila, nag-invite sa kanila. Tapos, araw o gabi, kadalasan din umuulan. Tapos yun, hindi nila sinasabi na hindi tayo pupunta doon. Ayun, naawa ko sa kanila kasi mapunta tayo doon para may ano tayo pagbili ng ano pangangailangan dito sa aming bahay. Sabi nila para may ano pangbaon din po kami. Katunayan, lalo lang daw silang nagsisipag, lalo't dito nakadepende kung sila'y may makakain. Inuuna talaga niya yung ano, pamilya namin. Hindi sila ano, patulad ng iba na ano, yung mahilig mabili tayo ng ano, ng laruan. Hindi, kadalasan iniisip nila yung ano, yung pangangailangan namin sa ano, bahay. Ang kanilang kinikita, kanila ring ipinangmamatrikula. As the major characteristic of black art. Sa ngayon, grade 8 na si Vanessa. Samantalang grade 7 naman si Honey Mae. Kahit panay-panay ang kanilang pagraket, pareho namang hindi nawawala sa top 10 ng kanilang klase ang magkapatid. Yung grades nila ay medyo mataas naman. Talaga nagsisikap sila sa kanilang pag-aaral. Sa loob lang ng isang buwan, umabot na ng libo-libong likes at shares ang video ito. Kuha ito sa Ruiz Sisters na sina Vanessa at Honey Mae habang kumakanta raw sa isang birthday party. Ang naggigitara, ang kanilang tiyuhin. Sa Cotabato namin natagpuan ang magkapatid na kumakanta sa lamay. Pangalawa lamang samay kapag
Sa ganitong mga klaseng racket daw kasi nila, natutustusan ang pang-araw-araw na gastos ng kanilang pamilya, maging ang gastos nila sa eskwela. Naghirap kasi ang kanilang pamilya mula nung nasunog ang kanilang dating tirahan kung saan na disgrasya at nagtamo ng third degree burns si Vanessa. Akala ko po hindi na po ako mabubuhay pero tinulungan po ako ng Diyos na baka may mission pa ako dito sa mundo. Para kahit papaano mapagaan ang kanilang dinadala, isang video message ang inihanda namin para sa magkapatid. Sa labas ng radio booth na kanilang kinakantahan, walang kamalay-malay ang dalawa na ang isa sa mga hinahangaan nilang kapuso ang magpapadala ng video message sa kanila, si Ding Dong Dantes. Hello, kamusta kayo? Ba, balita ko, ang gagaling nyo daw talaga kumanta. Dahil dyan, gusto ko kayong bigyan ng palakpak. Ba, congratulations sa inyo. Pero siyempre, dapat huwag niyong kalilimutan na magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan kayo ng ganyang talento. At siyempre, gamitin niyo yung talento na yun para makapagpasaya kayo ng mas marami pang tao. So sana sa susunod, pag nagkita-kita tayo, marinig ko naman ng mga magaganda niyong boses. Pwede ba yun? So again, congratulations sa inyo and I hope to see you soon. May ipinaabot din si Ding Dong na munting regalo para sa kanila. Buksan niyo! Sina Vanessa at Honey Mae, tuwang-tuwa. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong na po ito sa amin. Na kapos sa buhay pero biniyayaan ng pambihirang talento sa pagkanta. Ako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Katulad ng maraming mga bata, ang talentong ito ang nakikita lamang na paraan ni na Vanessa at Honey Mae para ang buhay nila balang araw guminhawa. Mga pagong at scorpion, nasa ba't kamakailan sa El Nido sa Palawan? Dadalhin daw sana sa Maynila para gawing gamot. Sa Vietnam, itinuturing na industriya ang paggawa ng alak na may nakababad na kobra na may kagat-kagat pang scorpion o alakdan. Ilang buwang pagkakababad ng alakdan sa rice wine ang siya rin daw paraan upang mawala ang kamandag o laso ng mga ito. Pero kapag nilaklak, meron pa rin daw sipa at di umano, natural din itong gamot sa pananakit ng likod at rayuma. Higit sa lahat, epektibo rin daw na aphrodisia. Ang mga sinasabing pakinabang na ito sa alakdan kaya ang dahilan kung bakit pati ang mga nananahimik na alakdan dito sa Pilipinas nagsimula na ring pagdiskitahan. Nito lang kasing Anuebe ng Hunyo, nasabat sa port ng El Nido sa Palawan ang isang abandonadong kargamento. Nung buksan ito, tumambad sa mga otoridad ang 47
Philippine freshwater turtles na critically endangered na o malapit nang maubos ang lahi. Pero ang mas ikinagulat ng lahat, may kasama itong 160 piraso ng giant Malay scorpion. This is the first na nakahuli tayo ng scorpion sa dami ng ating mga nahuhuli noon. Malamang dahil sa pagkakatagtag sa biyahe, mahigit 40 sa mga scorpion o alakdan namatay. Ang natirang mga buhay, agad pinakawala ng maopisyal ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD sa natural na tahanan ng mga ito. Yung part of those sa mga namatay ay nilibing, yung iba naman ay nag-preserve lang kami for purposes of documentation kasi meron kaming gagawing parang museum ng lahat ng mga nahuli natin. Sa buong mundo, tinatayang may 1,750 species ng scorpion o alakdan. 25 rito, napakamapanganib dahil sa taglay nitong lason. Ang pinakamakamandag sa lahat, ang fat-tailed scorpion na kayang-kayang pumatay ng tao sa loob lang ng 5 minuto. Ang scorpion ay isang nocturnal animal. So then active sila sa gabi. Sa daytime naman, nagtatago sila sa mga ilalim ng mga kahoy or foliage, mga dahon-dahon sa gubat. Reportedly, ay meron silang luminous effect. Pag tinamaan sila ng UV light, ay umiilaw sila pag inanaman ng UV light. Wala pang ganun ka-definite na pagsasaliksik sa purpose nito, pero maaring ito ay para mas maka-attract sa prey. Sa Pilipinas, may 16 na species ng alakdan na endemic o dito lang sa atin matatagpuan. Kabilang na nga rito ang mga naharang na giant Malay scorpion sa Palawan na lumalaki ng hanggang 7 pulgada. Gayunpaman, wala pa rin katakot-takot dito ang magsasakang si Maynardo, hindi niya tunay na pangalan. Isang taon na niyang sideline ang panguhuli ng mga alakdan. Malaki man ang posibilidad na siya'y malason, sayang naman daw ang kikitain niyang 50 pesos kada piraso ng alakdan na naibibenta niya sa mga hobbyist o kolektor. Bit-bit ang kanyang sisidlan, mano-manong ginagalugad ni Maynardo ang kagubatan. Dito po sa bulok na kahawin na ito, karamihan dito. Dito na nanirahan yung alakdan. Ito, mayroon na dito. Maya-maya pa, swerte na mismo ang gumapang papalapit sa kanya. Bagamat may taglay na lason o sting, ang giant Malay scorpion na matatagpuan sa buntot nito, si Maynardo, walang kakaba-kaba itong kinuha. Importante sa akin na may dalala kong sipit dahil kung makakagat ito, ito yung makapatay ito. Sir, hindi ko yan ang sabing laging ginagawa. Talaga nagkakataon lang na ganun, panatiling alagaan siya. Kung may tumatawag, kung wala, wala rin. Talagang nervyos pa kasi delikado talaga kung makatusok yung kanyang karayom. Mas segunda mano yan sa makamandag na ahas yung kanyang kamandag. Ayon sa mga paunang ulat, ang mga giant Malay scorpion na nasa kote sa Palawan, ipupuslit daw para gawing gamot. Malaki raw kasi talaga ang potensyal nito sa larangan ng medisina. Ngunit nagulat kami sa ipinagtapat ni Maynardo ang mga alakdan daw na kanyang nahuhuli. Hindi ginagamit sa research, kundi sa sabong. Parang pinag-aaway-away nila. And then possible na ginagamit din yung scorpion na yan for that kind of purpose. Dito sa Pilipinas wala pang gaano, no? Wala pang gaano akong naririnig at nababalitaan, pero I'm sure mayroong gumagawa niya ng pailan-ilan. Ayon sa batas, bawal ang sabong ng mga alakdan. Hindi rin pinahihintulutan ang panghuhuli at pagbebenta sa mga ito dahil nanganganib na ngang maubos ang kanilang lahi. Aabot siya ng mga 2 to 4 years naman na kulong, no? Ngunit ang katutubong si Junelo, mula sa tribong Kunoy, ang mga hinuhuling niyang alakdan, hindi niya pinagkakakitaan, kundi
ipinanglalamantsyan. Tinatanggal ko itong crayon bago linisan ng bituka. Ito ay may lason, may kumandag. Minanaparaw niya sa kanyang mga ninuno ang pagkain ng alakdan. Kalimitan daw, ipiniprito o iniihaw. Kumakain kami niyan kasi wala kaming ulam. Talagang normal na kinakain namin yung alakdan. Naniniwala silang ang pagkain nito lunas din sa lagnat at pagkahilo. Dahil nakakapagbigay daw ng kakaibang liksi at lakas. Parang lasa ng ulang, ulang langsa. Pag kumakain yan, sir, wala kang kasakit sa katawan, hindi ako nagkasakit. May pagsasaliksik na maaring may medicinal value from anti-inflammation up to, sabi nila, it could be a cure for cancer. So yun pa yung mga pinag-aaralan pero wala pang ganun ka-strong na result yung mga studies na ginagawa dito. 1 month old na scorpion. So nanganganak siya ng mga 30 to 40. So, habang lumalaki siya, nagiging black na siya. So lifespan nila 5 years, 7 years. Sa kagustuhang iligtas ang lahi ng mga giant Malay scorpion, inaalagaan at pinararami ang mga ito ng negosyanteng si Roy. Sa ngayon, meron na siyang 5 alakdan. Na ang ilan nagsimula ng mabuntis at manganak. Dahil nung kabataan ko, madalas kami nakakita niyan sa likod ng bahay. So, na-curious ako at nag-start akong mag-alaga. Ang first reaction lagi ng mga tao, patayin niyan, patayin. Delikado. So, sa experience ko, mas madalas pa kami makaapak ng basag na bote kaysa makaapak ng scorpion. Naobserbahan ko, napag-alaman ko na hindi sila ganun ka-aggressive. Hindi sila nag-a-attack. Naubos na yung approaches dito sa amin eh. Kaya nagbe-breed kami ngayon ng superworm. Nagpaparami rin siya ng superworms na siyang ipinapakain niya sa mga alakdan. 5 beses na raw siyang na-sting o nalaso ng kanyang mga alaga. Hindi raw niya tatalikuran ang kanyang misyon. Pag nakagat ng scorpion, dapat hugasan yung sugat, lagyan ng ice pack, and then dalhin sa ospital. In the whole Philippines, it's found only here in Palawan and some islands in southern part of the Philippines like Tawi-Tawi. Sa kagustuhan din ni Roy na ipakilala ang giant Malay scorpion sa mga turista ng Palawan. In-exhibit niya ang kanyang mga alaga sa sarili niyang nature park. Before I am in Taiwan, very scared because thinking it's dangerous. Now stay Palawan, look at this one, it's very cute, it's okay. Not dangerous, it's my friend. Nanganganib na ngang maubos ang kanilang lahi, pinagdidiskitahan pa para sa kung ano-anong kadahilanan. Makamandag, pero ang kanilang lason ang posible ring magbigay ng lunas sa mga sakit o karamdaman ng tao. Kaya dapat ngayon pa lang, huwag na sana nating istorbuhin ang mga nananahimik na alakdan. Kalye, park, probinsya, pati na posporo at punerarya. Lahat na lang ipinangalan sa ating pambansang bayani. Siguro naman, hindi na natin siya malilimutan. Sa paggunita ng ika-153rd birthday ni God Jose Rizal, sama-samang rumampa dito sa Kalambasa, Laguna, ang mga ka-look-alike daw ng ating pambansang bayani. Kompleto ang kanilang get-up mula sombrero, Americana, props na baston at Biblia. Lahat rumampa in their most Rizal look. Hey!
kasi ang mga bata ngayon ay nahihilig sa mga computer games. So ito yung bilang awareness, bilang para maging aware ang mga bata kung sino ba si Dr. Jose Herzal. Ang isa sa mga nanalo sa patimpalak, ang 21-anyos na si Rochib. Mula sa kanyang forma, buhok, bigote, kulay ng balat at tindig, pilit niyang ginagaya si Dr. Jose Herzal. Effortless daw kay Rochib ang panggagaya sa ating bayani. Napag-aralan na rin niya kasi ang buhay at mga turo nito. Si Rochib kasi, isang Rizalistang pare. Pero kasi sa isang pagpapare po, dapat po mahinahon ang paglalakad, mahinahon po ang pagsasalita. Kaya doon po ibinasi ang lakad po ni Amanggat Dr. Jose Herzal. Ang isa pang nanalo sa Rizal Lookalike Contest, si Mang Ernesto. Dahil marami raw ang nagsasabing kahawig niya ang bayaning martir. Hueco! Naisipan niya itong pagkakitaan. Dito sa Rizal Shrine, sa Kalamba siya madalas tumambay at naghihintay ng mga magpapa-picture sa kanya. Sa racket niyang ito, kahit papaano, kumikita siya ng 100 hanggang 150 pesos kada araw. Yung hair, tsaka yung bulma ng mukha. Bigote! Muling nabuhay si Rizal! Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, kapag gumawa ng tama, lahat ay gagawin tama. Tayo susunod sa gawain tama, huwag natin gawin tama ang mali. Hindi ko kaya mangingi ng walang pinaghirapan. Ito ko kahit papaano. Galing sa paghihirap ng video, galing sa pinaghirapan niya picture-picture. Pero kamakailan lang daw, pinagbawalan na siyang gawin ito. Kaya laking pasasalamat ni Mang Ernesto na nakasali siya sa Hawig Rizal Lookalike Contest kung saan nakapag-uwi siya ng 10,000 pesos na premyo. Bala ko gawin, ilagay sa maganda puhunan, panalo ko. Gusto ko mga mermis na sa isang lugar, magnegosyo. Sa ngayon, sumasideline na lang muna si Mang Ernie sa pagbabarker. Bahagyamang hirap sa buhay, ang mga aral daw ni Rizal ang inspirasyon niya para magpatuloy sa pakikibaka. Pero hindi lang si Pepe ang nag-birthday nitong Webes. May nakilala rin kami na hindi lang ka-birthday ni Rizal, kapangalan pa! Si Mang Rizal Dineros. Ang gusto ng iba, maging Joseco. Ayaw ng tatay kong mawala yung R kasi puro R na kami. Kaya yun ang napili niya, Rizal. Pero sa lahat ng mga kamukha o kapangalan ni Rizal, confident daw si Mang Rizal Dineros na siyang pinakamalapit sa dakilang martir. Siya lang naman kasi ang tagalinis ng rebulto nito sa luneta at sa iba't ibang panig ng ating bansa. Halos 30 taon nang naglilinis at nag-aalaga ng mga rebulto si Mang Rizal dito sa luneta. Tagalinis siya dati ng pader ng Intramuros hanggang natutunan niya ang paglilinis at pagpipreserve ng mga rebulto. Kasama sa kanyang mga na-restore ang rebulto ni Rizal sa Coronadal sa South Cotabato. Ang rebulto naman sa luneta, isang beses kada 3 taon kung kanyang linisin. Kailangan niyang magsuot ng harness para maabot ang ulo ng rebulto. First step ko, magbabarsol muna ako. Yun ang iwawashing ko para sa kanya. Ito yung mga dumi, yung mga usok. Nilalagyan din niya ito ng barnis o double coating. Pati na wax para lumabas ang kintab. Kadalasang inaabot ng 1 hanggang 2 linggo ang pagbabalik ng ganda ng mga monumento. Kahit pa mahirap ang kanyang trabaho, hindi ito inaalintana ni Mang Rizal.
Ito na rin daw kasi ang kanyang pinakaparaan para pasalamatan ang ipinamalas ng ating pambansang bayani. Hindi man natin kamukha o kapangalan si Jose Rizal, bawat isa sa atin pwedeng tularan ang kanyang kabayanihan. Hindi lang sa itsura o forma o pangalan, kundi sa isip, sa salita at sa gawa.